vlog. Hello guys. Gagawa tayo ngayon ng homemade incubator. Gamit ang mga scrap materials. Maghanap tayo ng mga kakailanganin sa incubator. Kailangan natin ng glass. Hanap tayo ngayon ng paglalagyan ng mga itlog. Ito. Gamit ang pwede na to. Sensya na. Magulo ang aking vlog. Okay. Pupunta na tayo sa paggagawahan ng incubator. Hello, Miku! Butasan namin yung styro. Dito titingnan yung mga itlog na ilalagay. Alisin na natin yung pan para ilagay yung salamin.
yung gagamitin nating digital temperature. Binili ko to sa Shopee. Hello! Ito yung incandescent lamp. Bali, 50 watts yung gagamitin natin. 50 watts. Para sa incubator. Oops! Sinusukat na ulit namin kung tama ba. Ayun, okay na. Ika-cut na natin. Lagay na natin yung salamin. So, ganyan yung magiging outcome niya. So, dito natin sisilipin yung itlog na ilalagay natin. Sorry, hindi nag-focus. So, ayan. So, kung wala yung stereo box, pwedeng gumamit ng isang galon. Ano ba?
yung galon ng tubig, yung pinaglalagyan ng tubig. Pwede yun. Pwede din yung mga karton, ganun. Na paglagyan ng mga itlog. So, yun kung isisil na natin yung salamin para hindi pumasok yung hangin. Ang gagamitin natin is glue gun. Kung wala kayong glue gun sa mga bahay nyo, pwede gumamit ng tape or silicone, ganun. Para masil yung papasukan ng hangin. Para hindi masira yung itlog. Hindi pala napulot. Ligit na natin. Kampay kumatoy na eh. Dala. Da. Ang nakaati kang ta. Nalagyatin ng glue gun yung gilid para hindi tayo masugat. Yung sakali man na mahawakan natin, ganun. Nalunag yun. Mata ni Paserman yata nabi niya. Dito natin isasabit yung wire na pag lalagyan nung bulb receptacle. Ang wire. Yeah.
Bale, ganyan yung outcome niya. Ito yung ilalagay natin yung digital sensor. Dito natin lalagay sa labas para makita natin kung ilang lang. Gamit tayo ng cable. Nak, binulto ka naman ah. So, gumamit tayo ng wire sa pagkabit sa ating digital sensor. Paglagyan na ng guys. Mali naman din. Sensor. Natatanggal pa? Sugat ka taa. Sugat pa ka naan. Pinagkabili pa ako. Mo mas matanda pa yan sa'yo.
isama na natin yung sensor tsaka yung wire. Yung sawa. I-splice na natin yung wire dito sa carousel tango. Tapos na natin na dito sa thermostat natin kakabit yung wire na naka-connect dun sa receptacle. Ito, nalagay yung wire. Itong black and red na wire dito, naka-connect ay naka-connect siya dito sa supply na dito sa ground and yung kuwan niya. Tapos dito naman sa line, dito sa isang line na dito, itong wire na ito, naka-connect siya sa may receptacle. Tapos itong line na isa is nakaka-connect pa siya dito sa supply. Natin dito. Yung itong wire na ito, nakaka-connect pa siya sa loob ng receptacle. Tapos, yung isang wire, pabalik dito sa ating thermostat or digital sensor. Incandescent lamp na binili natin ay 50 watts. 50 watts ang ating gagamitin na incandescent lamp.
So, nakaset siya sa... Ay, yung thermostat natin, nakaset siya ng 37.5. So, pag nag 37.5 na siya, mag-off yung ilaw. Tapos, pag na-reach na niya yung 36.5, mag-on ulit yung ating ilaw. Hintayin lang natin mag 36.5. Lang. Tatapusin ko to. Dito ka muna. Ha? Nagbabalag na sila, Tita Rui, no? Huwag ka magulo, huwag ka lalakad. Na pudot law na ay. Madi ah. Hintayin na lang natin mag 36.5. Pag nag 36.5 na siya, mag-on na yung ating ilaw. Hintayin lang natin. Ilalagay dito yung itlog. Hindi lang talaga yun. Dahil sa yung temperature sa lip. Ay, matagal pa. Pintara pa mong tumalang kurti ko at saka nito yung nabiran. Ayan. 36.5 nag-ilaw na yung ating ilaw. Ito na ang ating final output ng ating incubator. Pudot ka talaga yung naglalagyan natin. Kompetitoran. Pudot? Babaan. Babaan yung settings lang. Try to five lang. Ito ata 37. Ito na yung ating final output.
Baban sa boy. Ang pa'y nagsilaw. Sintayin natin mag 35.5. Makikita nyo. Wala pa yung itlog dyan. Yung 35.5 na mag-iilaw. Nagawin ko tingnan doon lang yan. May bit mo tag-rice. Yan na yung thermostat ang tayo yung murdaw.